Okay. So, magandang araw sa inyo lahat, no? So, sharing lang, no? Gaano ba ka-importante ang cut paste sa ating mga puno? Lalo na dun sa mga bagong hunt o mga bagong putol, no? For example, no, meron tayong dalawang klaseng cut paste. Ito is galing sa Japan. Ito yung usually natin ginagamit, yung isang to, no? So, maraming hindi ganon pinapansin kung o binibigyan ng halaga ang resulta ng cut paste. So, for example, no, this one, no. So, meron ako ipapakita sa inyo na materyales. Ito yung tugas, no. Actually, mga almost 2 weeks old na itong tugas na to. Para mapakita ko sa inyo ang result ng resulta ng cut paste is meron akong dalawang materyales na tawag dito na tinanim, no? Yung isa walang cut paste, yung isa meron. Okay. Kung mapapansin niyo, no, ito yung merong cut paste, no? Ayan, tandali. Ayan. Yan. Okay. Mapapansin niyo yung mga gilid niya para nagkakeloids na, no? Na alam mong buhay. May sabihin yung parang gusto na siyang sumara. Plus, meron na siyang kaagad tubo. No? So, kung mapapansin nyo, ito yung orange, ito yung cut paste, no? So, lahat ng buhay na sanga, mapapansin nyo na meron ng tubo. Okay. Yan, no? Meron ng tubo. Almost two weeks. Ngayon, yung isang puno na walang cut paste, ito siya. No, so dalawang puno to, no. So mapapansin niyo wala siya yung parang compared dito. Wala siya yung parang keloid saka wala pa siyang tubo. No? Kasi ang cut piece kasi merong parang anti-fungus saka meron din siyang parang pampa-induce ng tubo. No? So ito, no. Lalo na sa mga hunter, napaka-importante na pagkaputol is lalagay nyo siya ng cut paste. So, ito ang result, no? Gusto kong i-share sa inyo para at least malaman nyo kung gaano kahalaga yung cut paste sa ating mga halaman. No? So, sana makatulong.